At ayan na nga po mga kapantom, welcome back po ulit sa ating channel. Bago po natin umpisahan ang video ito, pag bago lang po kayo sa channel natin, please like, share and subscribe. At para po updated kayo sa mga bagong videos natin, pakiclick na rin po yung notification bell. Ayan, for today's video mga kapantom, as per request po ng customer natin, nag-request siya ng video tutorial kung paano daw baklasin yung firing pin or yung acetal valve, kung paano daw linisan, kung paano daw i-troubleshoot. Kaya for today's video mga kapantom, ipapakita po natin kung paano natin baklasin yung Phantom X receiver at saka yung valve housing niya para ma-check yung firing pin or malinisan kung may singaw man, ma-troubleshoot natin. Yan mga kapantom, samahan niyo po ako. Meron tayong Phantom X receiver dito, 9 inches ang haba. Baklasin po natin para mapakita natin dun sa request ng isang customer natin. Yan mga kapantom, baklasin na po natin. Ito po yung unang tatanggalin natin pag magbabaklas tayo ng Phantom X receiver. Meron dalawang allen dito, allen bolt. Yan po yung unang tatanggalin natin. Tara mga kapantom, tanggalin na po natin. Ayan, pag naluwagan na po yung dalawang allen bolt, angat lang po natin pataas yung tactical kit. Ito po yung unang-unang tatanggalin natin pag magbabaklas tayo, yung tactical kit ng Phantom X receiver. Ayan, tanggal na po natin yung tactical kit. Sunod na po natin yung trigger housing. May isang allen bolt lang po dito. Ayan. Tapos pag natanggal nyo na po yung trigger mechanism, isunod na rin po natin tong power adjuster nya na tanggalin para matanggal na rin po natin yung hammer spring at saka yung hammer. Ang gagamitin po natin ditong tool ay flat screw. Ayan po, flat screw lang po siya. Ito po yung yung pinipihit pag nagtutuning kayo kung gusto nyong palakasin or pahinaan. Ito lang po yung pinipihit natin sa pag nagtutuning tayo. Madali lang po ang magtuning ng Phantom X receiver. Ayan, stainless po yung yung hammer natin. Tapos pag natanggal na po natin yung hammer, hindi na po natin tatanggalin tong tong side lever mechanism niya. Isunod na po natin yung takip ng valve housing natin. Ayan, flat screw lang din po. Ayan, at pag natanggal na po itong takip ng valve housing natin, flat screw lang din, luwagan lang ng konti yung valve housing para matanggal po natin, kasi pag nakahigpit yan, naka-expand yung o-ring na nag-hold. Yan, pag naluwagan nyo po ng konti, meron siyang konting maliit na allen bolt dito na nag-hold dun sa valve housing natin, kaya tanggalin po muna natin to. Ayan mga pantong, gagamit lang tayo ng maliit na allen para pantanggal dito sa maliit na allen bolt. Yun. At ayun na nga po, natanggal na natin yung allen bolt. Tapos pag meron po kayong rubber mallet, ipukpuk nyo lang po ng konti ito para lumabas yung valve housing. Ayun. At ayun na nga po, natanggal na natin yung
valve housing ng Phantom X receiver natin. Ayan. Kung sakaling ano, nagkasingaw yung unit nyo at ang labas ng hangin ay sa barrel, eto po sigurado yung cause kung bakit may lumalabas na hangin sa barrel nyo. Kaya eto po yung titignan nyo palagi pag sumisingaw ang barrel nyo sa may barrel. Try nyo pong i-check yung acetal natin kung malalim na ang mark dito sa pinapatungan ng ano, valve seat natin. Yan. Ito po palagi ang i-check nyo at linisin. Kung wala po kayong lot machine para padaanan dito, pwede naman po ilagay nyo sa barina tapos padaanan lang po ng leha ito. Ito po yung number one na cause pag ang labas ng hangin ay sa barrel. Dito po ang unang-unang i-check nyo at linisan. Ayan. Pag gusto nyo naman pong palitan, madali lang naman po. Tanggalin lang yung spring tapos ipalit na yung bago. Ito po yung, ganito po yung itsura ng ano natin, ng firing pin or acetal valve ng Phantom X receiver. Ayan po. So ngayon, isusulin na natin para makita rin niya kung paano ibalik ang mga internal parts ng Phantom X receiver. Ayan, pag masaya na kayo sa paglinis dito at or napalitan nyo na, bago nyo ilagay, lagyan ng konting lubricant dito or ano, lagyan ng silicone oil, konti lang para may pampadulas lang, tapos saka na natin ibalik. Ayan. Ang pagbalik po ng valve housing ng Phantom X ay see to it na etong transfer port ito, itong butas na to ay naka-align din dito sa transfer port dito sa receiver. Kaya maglagay kayo ng mark nyo. Huwag nyo munang higpitan to. Yung slight lang na higpit. Tapos, ano nyo lang, i-align nyo lang dito para mayroon kayong mark pag ipapasok nyo. Yan. Pero, make sure na malinis yung valve housing natin na punasan nyo na bago nyo ilagay or lagyan nyo na rin ng konting silicone oil, konti lang, pampadulas lang. Tapos pag ipapasok nyo na po, yan po yung mark natin, eto. Para yung transfer port, naka-align pareho. Ayan, pag hindi kayo sigurado, dito nyo naman silipin kung yung dimple ng valve housing natin ay nakasentro. Gaya nito, hindi siya sentro kaya isesentro natin. Makikita niyo naman po yung ano, dimple dito. Ayan, at saka na sentro ko na po, ilagay na po natin yung Allen bolt. Tapos ang paghigpit dito, ano, hand tight lang, hindi masyadong ano, higpit. Yan, okay na ako dun. Tapos pag nalagay nyo na, siguraduhin yung mahihigpitan nyo po yung valve housing natin. Gamit po tayo ng flat screw at situate din na malinis bago nyo ipasok. Ayan. Kahit dito sa paghigpit po dito, huwag yung ganong mahigpit. Hand tight lang. Ayan, okay na po ako dun. Tapos, ibalik na rin po natin yung takip. Siguraduhin na nandyan yung o-ring para iwas singaw. Ayan, flat screw lang din po ang gagamitin natin dito. Ayan. Tapos, isunod na po natin na ilagay yung hammer. Ito po yung ano, yung slot para sa bolt
kung saan hinihila ng side lever natin. Yun, double check. Tapos tignan din kung nandyan yung slot ng trigger. Saka natin ilagay yung power adjuster natin. Saka po natin isunod yung trigger housing. Trigger housing o trigger mechanism. Ayan. Bago natin ilagay yung tactical kit, siguradihin nyo po munang gumagana yung trigger natin. Ayan. Nakikita po natin yung ano, yung hammer na gumagana na yan, oh, pumapalikod. Tapos pag kinalabit, ayun, okay na po. Ipasok lang po natin tong power adjuster para hindi masagi ng tactical kit natin. Yan, higpitan lang po yung dalawang allen. At ayan na nga po, tapos na natin yung tutorial kung paano baklasin yung firing pin or acetal valve ng Phantom X. Ayan, kargahan na rin po natin para makita natin, i-check natin sa tubig, i-leak test po natin para tignan natin kung talagang maganda yung lapat ng firing pin natin or yung acetal valve natin. Lagyan ko lang po ng regulator at saka regulator tester bago tapos kargahan natin ng hangin saka natin tignan kung may leak or wala. Yan, update ko po kayo mamaya mga kapantom. At ayan na nga mga kapantom, na lagyan na po natin siya ng regulator at saka yung maliit na tangke, regulator tester, kargahan na po natin para malik test na po natin. Yan, lagyan po natin siya ng 3,000 PSI. Pero ikasa muna natin para hindi ano, pirasado yung firing pin natin or acetal valve. At ayun na nga. Kargahan lang natin siya ng 3,000. Okay, sumubra pa ata. 3,500 na. Ayan. At ayan na nga po. Yung karga natin nasa 3,500 ata. Or 3,200 PSI. Tapos yung output po natin is nasa 1,800 PSI yung output natin. Ayan. I-leak test na po natin mga kapantong. Pero bago tayo mag-leak test, shout out po muna tayo. Shout out po kay Sir Ergan Works RM. Shout out kay Sir Sniper AJ Hunting Adventure. Shout out po kay Sir Chris Hunter. At saka kay Sir Rick TV. Shout out din po kay RTG Hunter. At shout out din po sa iyo Sir Hagorn Hunter. Shout out din po sa iyo Sir Yuji D Farmer. Shout out din po kay Sir Arnel. Ano to? Arnel Vergaso. Shout out din po kay Sir Jason Kalika Senior. At saka kay Sir Bagito Asintado Vlog. Ayan, shout out po sa inyo mga sir. Maraming salamat po sa pagsuporta. Ayan, i-leak test na natin mga kapantom. Update ko po kayo mamaya. Ayan na nga po mga kapantom, nalubog na po natin yung buong receiver natin sa tubig para
makita natin kung may leak. At ayan po, kitang kita nyo naman, nandun pa rin sa 3-2 yung karga natin at walang bubbles na lumalabas kahit saan man dyan sa receiver natin. Ayan mga kapantom, ayan, linisan na natin, punasan na natin para mabuo na rin natin tong receiver na to. Ayan, update ko po kayo mamaya mga kapantom. At ayan na nga po mga kapantom, yun po yung request ng customer natin kung paano baklasin at linisin yung firing pin or acetal valve ng Phantom X receiver. Ayan mga kapantom, ito po yung Phantom X receiver natin, 2-tone. Ayan, 2-tone po siya. Ayan mga kapantom, ayan yung output natin is nasa 18 PSI, tapos yung input natin ay nasa 3000 PSI. Ayan mga kapantom, ayan mga kapantom, thank you for watching po. See you ulit sa next video. Next video natin, ibubuo na po natin tong unit na to. Ayan, antabayanan nyo po mga kapantom, bubuin po natin to sa next video. Ayan, thank you for watching po.